Mga kapatid, ang mga mababasahin po ngayon ay hinahanda tayo ngayong Kwaresma upang magbalik loob at maging maawain at mapagpatawa din sa ating kapwa katulad ng ginagawa ng Diyos sa atin. Sa unang pagbasa, narinig natin ang panalangin ni Propeta Daniel upang patawarin ng Diyos ang kanyang nagkasalang mga kababayan. Inilarawan ni Propeta Daniel na ang Diyos ay mahabagin at handang magpatawad sa mga taong nagsisisi sa kabila ng palaging pagkakasala nating mga tao. Kaya naman po, tayo ay inaanyayahan ng unang pagbasa na taus-pusong magbalik loob sa Diyos at pagsisihan ang ating mga nagawang mga kasalanan. Totoo po na madami tayong nagawang mga kasalanan. Kaya maaari nating isipin kung mapapatawad pa ba tayo ng Diyos. Subalit alalahanin natin na ang Diyos ay mahabagin at mapagpatawad. Mas masaya ang Diyos kapag ang isang taong makasalanan ay muling bumabalik sa yakap ng kanyang pagmamahal. Hindi po mahalaga kung mayroon tayong masamang nakaraan. Hindi mahalaga kung madami ka mang nagawang mga kasalanan sa mga nagdaang taon. Ang mahalaga ay tayo ay magdesisyong bumalik muli sa piling ng Panginoon. Mga kapatid, ngayong panahon ng Kwaresma, ngayon po ang pagkakataon para gawin ang bagay na ito, ang magbalik loob sa Diyos ng buong puso at linisin ang ating buong pagkatao at buhay. Ngayon na ang panahon para gawin ang lahat ng ating makakaya upang sundin ang kalooban ng Diyos. Ngayon na ang araw upang magkumpisal. Ito na ang pagkakataon upang ituwid ang ating mga pagkakamali. Iwan ang mga kasalanan at magkaroon ng bagong buhay upang makapamuhay tayo ng may malinis, banal, matuwid at maligayang buhay. Mga kapatid, ngayong araw at sa darating pang mga araw, simulan na nating unti-unting alisin sa ating buhay ang ating mga pagkakamali at mga kasalanan. At huwag na natin itong ipagpaliban pa sa ibang araw para po makapagsimula na po tayong magbagong buhay. Mga kapatid, kung ang ating Diyos ay maawain at mapagpatawad sa tulad nating makasalanan, gayon din po ang hamon sa atin ng ating ebanghelyo na tayo ay maging maawain at mapagpatawad. Alam po natin na mahirap kaawaan at patawarin ang mga taong nanakit at nanira sa atin, lalo na yung mga taong pinapahirapan tayo at maraming nagawa at ginagawang kasalanan sa atin. Para bagang ang gusto natin ay maghiganti sa kanila, nais nating iparamdam sa kanila ang masamang ginawa at ginagawa nila sa atin. Subalit ang mabuhay ayon sa pagkamuhi at paghihiganti ay walang magandang maidudulot sa atin. Ito ay makakapinsala sa ating pisikal, psikolohikal at espiritual na kalusugan. Magdudulot ito ng malalim na sugat sa ating puso hanggang sasirain ito ang ating relasyon sa ating kapwa, pati na rin ang ating relasyon sa Diyos. Kaya naman po, pinapalalahanan tayo ng Ebanghelyo sa kung ano ang magpapalaya sa atin mula sa galit at pagnanais na makapaghiganti sa mga taong nanakit at sumisira sa ating buhay. At ito po ay ang pagiging maawain at mapagpatawad. Mga kapatid, ang pagpapatawad ay ang unang pagpapahayag ng pagiging maawain sa taong nanakit sa atin. Kapag alam nating magpatawad, pinapayagan nating makalaya ang ating sarili sa mga hindi magagandang karanasan na ating pinagdaanan sa nakalipas at pinagdadaanan natin sa kasalukuyan. Sa pagpapatawad, hindi natin pinapayagan ang ating buhay na umikot lamang sa taong gumawa sa atin ng masama. Hindi natin pinapayagang mamuhay tayo sa masama
at masakit nating eksperyensya sa nakaraan. Sa pagpapatawad, hindi natin pinapayagan na sakupin ng mga negatibong damdamin at masamang karanasan ang ating buhay sa kasalukuyan. Kapag mga kapatid, nagpatawad tayo, pinapalaya natin ating sarili sa ating masakit na nakaraan at pinapalakas natin ating sarili upang harapin ang mundo sa kasalukuyan na mayroong pag-asa sa hinaharap. Ang pagpapatawad, mga kapatid, tinutulungan din tayo nitong makita ang katotohanang gawin natin sa ating kapwa ang mga bagay na nais nating gawin sa ating sarili. Kung kaya, hindi natin tutularan yung taong gumawa ng masama sa atin. Gayon din sa pagpapatawad, binibigyan natin ang taong nanakit sa atin ng pagkakataong magbago upang magkaroon din siya ng bagong bukas at bigyan siya ng pagkakataong makagawa at makapagsimula ng isang mabuti at bagong kwento ng kanyang buhay. Kapag may pagpapatawad, may gumagaling na sugat at relasyon, at ito ang nagbibigay daan sa kapayapaan at pagkakaisa. Sa makatuwid, ang pusong puno ng awa ang magpapagaling sa atin mula sa puot at paghihiganti, sapagkat alam nito at marunong ito kung paano magpatawad. Dahil dito, bumabalik ang isang magandang samahan sa ating kapwa-tao. At papaano po tayo matututong maging maawain at mapagpatawad? At kung paano tayo magbabagong buhay? Ito ay magagawa natin kapag palagi tayo nagdarasal, nagsisimba, at tumatanggap ng mga sakramento. Sapagkat ang mga ito ang tumutulong sa atin upang magkaroon tayo ng magandang relasyon at mas mapalapit pa tayo sa Diyos. Kapag nangyari ito, mas gugustuhin natin gawin at isabuhay ang maganda at nakakaligtas na kalooban ng Diyos para sa atin. Kapag malapit tayo sa Diyos, matututunan nating maging maawain at mapagpatawad at matututunan din nating magbagong buhay kahit ito ay paunti-unti. Sa pagpapatuloy ng Banal na Santa Misa, hilingin natin sa Diyos na ngayong Kwaresma, bigyan tayo ng lakas at tulungan tayo makapagbalik loob sa Diyos. At katulad niya, tayo ay maging maawain upang matuto tayong magpatawad ng ating kapwa-tao. Amen.